abitan natin ng busina with relay itong TC-150. Samahan nyo ako sa county kong baka lods, ito na. Tuturuan ko kung paano mag wirings pagdating sa installment ng busina. Ito. Ayan, with relay. The relay niya. Tsaka socket. Ngayon, papakita kong paano siya ikakabit. Ito kasi, noon na ito, nakabili na ako ng mga socket. Sasalpak na lang to lahat. Ngayon, diretso wirings na kasi ito eh. Ngayon, tuturuan ko kayo sa ano? Sa relay. Ang relay kasi may number to, ano? 30, 85, 86, 87. Ano yan? Yun yung mga number. Bawat number na yan, meron tamang wire yan kung paano ikabit para hindi basta-basta masunog yung busina o kaya yung motor nyo. Ngayon, kakabit na natin. Pakita na. Ganito yung busina natin. Bibili na lang kayo ng wire saka sakit para pagka ikakabit nyo, sasalpak nyo na lang. Kaya, wawirings ko na. Pagdating naman sa wirings, mga lods, ano, may high and low kasi itong busina. Ipagsama mo lang yung magkabila. Kabilaan yung positive tsaka positive ng busina kahit saan sa dalawa. Pagdikit mo lang yan. Pagsama mo silang dalawa. Tapos, yan, okay na yan. Nakita nyo? Yung magkabilaan. Oh, yan. Ganyan ang tamang pagkabit niyan. Tapos, nakikita ito lang. Bali, ginawan ko siya ng bracket para ikakabit na lang. Pakita ko na, nakaganto lang siya style. Yan, dito. Pakita mo lang siyang harap. Kita. Yan, ganyan lang. Tapos wawirings na natin. Kahit na may sakit siya, lagyan pa rin natin electrical tape para maganda. Kasi basta-basta matatanggal. Baka iwas ground na rin kung sakali. Shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana matutunan ay may makukuha kayo ditong idea pagkabit ko ng busina sa motor natin. Ano yan, pula lang. Yan, kakabit na natin mga lods. Yan. Sa relay naman, itong apat na wire sa relay, ito yung para sa battery. May fuse na to. Number 30. Number 30 sa relay yan. Tsaka yung 85 at 86 sa stock ng busina to, sa stock. Stock ng busina yan. Dito. Pidyohan mo to, to. Lapitan mo. Lapitan. Dito nakalagay yung stock ng busina. Yan, dalawa na yan. Yung stock niya, yung dalawang wire. Diyan mo ikakabit yung 85 at saka 86. Kahit maliktaran naman yung 85 at 86, okay lang yan. Wala namang problema dyan. Yan. Yung 85 at 86 ng relay, i-stack ng busina yan ha. Dyan yung kakabit. Tapos yung number 30 naman, itong kulay blue, number 30, sa battery to, nakakunik to sa battery, dito, padaan natin, hindi namin binaklas yung motor kasi skeleton naman to eh, dito lang, layuan mo. The lodge yung ano, number 30 ng relay, ngayon, kailangan niya ng fuse box, in case na masunog,
ang mapuputol yung fuse box lang. Wala siyang damage sa ibang wirings. Ito yung number 30 ng relay ah. Positive. Sa positive mo siya ikakabit. Yan, number 30. Fuse box. Hindi mo lang siya ikakabit sa battery. Positive ng battery ah. Kapitan mo, Lord. Kapitan. Yan. Ito yung number 30. Galing sa relay. Yung relay ng number 30 sa relay, yun yung nakakonect sa positive ng battery. Kahit anong motor kapitan nyo nito, wala namang problema. Basta wag nyo lang kalimutan ng lagyan ng fuse box. Okay na yan. Ito yung fuse box ng busina natin. Diyan tayo. Good. Yung dalawang busina. Yung high tsaka yung high ng kabila. Pagdikit mo lang. Kahit baliktaran naman yan. Dalawa. Ay saan basta yung positive at negative nung busina magkabalaan sila, magkadugtong. Yung isa dyan, ito body ground to. Sa body ground to nakakabit yung isang connect ng batet ng ano sa nakakonect sa busina yung body ground yung isa, tapos 87. Testing natin. Kaya ito lang natin. Ito yung number 87 ng relay. Ito. Yung number 87 sa busina yan. Nakakabit. Tapos yung isa naman, body ground. Ikakabit muna natin. Dulas natin. Body ground dyan na nakakabit. Tulad nga ng sinabi ko, yung isang galing sa busina na wire, ay yung dalawang magkasama, bali dalawang magkabilaan yan. Yung isa doon sa na body ground, tsaka yung isa naman na pinagsama nyo, yung itim tsaka pula, kabaligtaran yung dalawa, yun yung sa number 87. Nakabit niya yan sa number 87. Yan. Ganyan lang mga lods, papakita ko ito mga lods, diba yung number 30 ng relay nakakonect yan sa positive ng battery. Positive, bilan nyo na lang yung fuse box tulad kanina sa video. Tapos yung 85 tsaka 86 sa stock horn yan. Sa stock ng busina yan. Doon yung ikabit. Kahit baliktara naman yan, wala namang problema. Yung 85 at tsaka 86. Tapos yung 87 naman, yun yung nakakonect sa isang busina. Isang busina natin, ayan o. Naka-color coding naman yan dalawa. Tapos yung isang busina naman na wire, body ground yun. Ganun lang kadali mag-install. Okay na yan. Ganyang setup. Bale, titestingin na natin. Kung gagana ba. Okay na. Bidyan ulit. Doon sa akin. Ayan. Nakita nyo. Okay na. Okay na. Ganun lang mag-install mga lods. Sana may matutunan kayo sa konti kong turo. Kahit sa bahay lang kayo, pwede kayo mag-install sa sarili nyong motor. Kasi medyo mahal na rin kasi magpa-install ngayon eh. Medyo mahal na rin ang labor. Kaya homework lang to. Salamat sa panonood nyo mga lods. Shoutout nga pala sa mga tropa ka dyan na nanonood ng konti kong video. Sa mga viewer, salamat. Okay, okay nabit natin. Kung gaano sa kalakas.
Okay ba? Salamat, salamat.